Dahil ayaw namin ang may nasasayan, pati ang mga lumang krayon ni Chikiting, aming pagdidiskutahan. Oras na naman mga kapuso para malibang sa mga kakaibang proyekto. Ang mga simpleng crayon o pangkulay, taglay ang masasayang alaala ng ating kabataan. Itinuro nito sa atin kung paano maging malikhain at paandarin ang mapaglaro nating imahinasyon. Binigyan nito ng kulay ang mga munti nating pangarap. Pero alam nyo ba na maski sa ating pagtanda, may pakinabang pa rin ang mga ito. Ang mga luma at putol na crayon ng ating mga chikiting sa ating tahanan, magbibigay ng kakaibang ningning. Ang eksperto sa arts and crafts na si Amanda Diaz ang magtuturo sa atin kung paano i-makeover ang ating home sweet home sa pamamagitan ng mga lumang crayons. Ang una nating pagagandahin ang mga bintana natin. Hindi lang kortina ang magpapaganda ng ating mga bahay. Pwede tayong gumamit ng melted crayon sa paggawa ng window panel. Para ma-achieve ang mala-stained glass na panels, kailangan ng illustration board, plastic cover, adhesives, kandila, posporo at crayons. Gamit ang cutter at ruler, gumupit ng border sa illustration board. Gumupit ng plastic cover at idikit ito sa border. Ayan, tapos na ang ating window panel. Ngayon naman, ay lalagyan natin siya ng design gamit ang melted crayons. Gawa sa wax ang crayon kaya mabilis itong matunaw. Ang tunaw na crayons, ikalat sa plastic cover. Ulit-ulitin ang proseso hanggang sa makuha ang gusto mong disenyo. Ito na ang ating panel at pwede na siya i-display sa ating mga bintana. Mapabintano accent sa outdoor sala, ang crayon panels na ito, klase ang dating sa murang halaga. And speaking of halaga, ito naman ang crayon picture frame na lalo magbibigay kulay sa mahahalagang alaala. Bukod sa crayon, sa kailangan ng illustration board, adhesives at acetate. Una, sukatin ang gusto mong laki ng picture frame sa illustration board. Pagkalagay ng pattern, pwede na itong gupitin. So, ito na ang itsura ng ating frame. At ngayon, i-assemble na natin ito. Para maprotektahan ang ilalagay nating picture, dikitan ng acetate ang butas na bahagi ng frame. Gupitin ang excess acetate. Gumamit ng kandila para tunawin ang dulong bahagi ng crayon. Ipatak ito sa board ang paulit-ulit hanggang sa mabuo ang gusto mong disenyo. Pagkatapos lagyan ng design, standa lang at ready ng ating picture frame. Salamat sa ating do-it-yourself colorful frames. Buhay na buhay ang inyong precious photos. Itutodo na natin ang pagpapaganda ng sala sa susunod nating project. Centerpiece naman ang ating papabonggahin gamit ang crayons. Ipunin lang ang mga lumang crayons at acetate. Tunawin ang iba't ibang peraso ng crayons at ispread ang mga ito sa acetate. Ulit-ulitin ang proseso para mapagpatong-patong ang mga kulay. Pagkatapos lagyan ng design, iset aside muna natin para gawin ang candle. Madali lang ang paggawa ng kandila mula sa crayons. Una, tuluan ng tunaw na wax ang mitsa sa gitna ng baso para makabit ito at manatili sa pwesto. Gamit ang kutsara at tunawin ang gusto mong kulay ng crayon. Isalin ito sa baso at hayaang matuyo. Gawing alternate ang paglalagay ng melted crayon sa baso para maging colorful ang kandila. Ngayon, tapos na ang ating crayon candle. Papatuyin na lang natin siya. At nang pinagsama ang dinisenyohang acetate at ang crayon candle, dinagdagan na lang ito ng accent na dahon at bulaklak. Tingnan nyo naman ang resulta, isang crayon centerpiece na ubod ng ganda.
Kung akala no na sa pagkapudpod at pagkaputol ng mga crayon nagtatapos ang kanilang silbi, aba, maling akala lang yan. Dahil mula sa mga lumang gamit ang bagong look ng iyong tahanan, madaling makakamit.